SMNI, truth that matters. Ay, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Saturday na naman ang umaga, Saturday morning, September 3, 2022. Welcome po sa ating programang Pinoy Legal Minds na siya pong magbibigay sa inyo ng kaalaman at magtuturo po sa inyong mga karapatan dahil iba po ang may alam sa batas. Live na live po tayo sa ating mga telebisyon via SMNI News sa buong Pilipinas at sa ating pong mga radyo via DZAR 1026 Sunshine Radio at sa 17 Sunshine Radio Station sa buong Kapuluan. At syempre sa ating pong mga social media pages ay napapanood din po tayo on a Saturday morning. Kasama si Kuya Mark Tolentino. Partner, morning. Hey, good morning MJ and Merry Christmas sa lahat po ng mga followers natin. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino sa programang Pinoy Legal Minds. Pasko na sa attorney. Pasko na. So that's why we're wearing red tie. But yung pag-uusapan natin ngayon, kahit Pasko, pag-ibig. Pasko ng pag-ibig. Pasko ng pag-ibig. Patay. Ay, pati ka muna, Kuya Mark, sa ating pong mga kababayan. At syempre, marami tayong mga pag-uusapan ngayong umaga. Yes. So, good morning po. Lalo na sa mga followers po natin sa Facebook, sa YouTube, lahat po ng mga stations and social media sa SMNI. Lalo na yung ating idol ng chairman ng SMNI, si Pastor Apollo C. Quiboloy. Mayong buntag, sir. At syempre, sa ating pong mga paksa ngayong umaga, meron pa pala tayo natitirang mga tanong. So, nagdaang week, Kuya Mark. So, bibigyan muna natin ang daan yan bago po tayo mag-shift sa ating pong napaka magandang talakayan ngayon. Lalo pa't ito yung magiging gabay, Kuya Mark, sa mga gusto mag-asawa. Yes. Ang last time kasi, MJ, ang pinag-uusapan namin, wala kayo. Ang pinag-uusapan namin doon, paano mahalin ang isang babae? Ay, ganun? Bawsi. Kasi bawsi is violation against women's rights. Kasi ang babae daw, kailangan mahalin. Hindi sa nasaktan. Iniibig. Bigyan ng pagkakataon na sumaya kasama ka. So, respeto ang ibibigay sa kanya. Yun ang ibig sabihin ng bawsi. Protection to ng mga babae at saka sa kanilang mga anak. So, may mga topic, of course, dami mga followers natin, mga viewers dyan. Nabitin. Naka-relate and nabitin kasi, of course, 1 hour lang tayo. But maganda yung topic namin natin last week is about violation of women's rights. Oo. So, paggalang lang ba? Di kasama budget ang kailangan? Kasama yun. Kasama budget. Support. Okay, approve. That's why may tinatawag tayong psychological abuse, emotional abuse. Uh-huh. Yun kasama yun sa bawal mo saktan yung damdamin. Hindi physical ang saktan, ha? Yung physical na sinasaktan mo yung babae, physical abuse yun. But kahit walang physical, kasi mas masakit daw yung emotional na abuse kaysa physical abuse. So may tinatawag emotional abuse, psychological abuse, yung babae hindi mo pinatulog, hindi nakakain dahil sa pag-ibig na yan. Patay tayo kasama dyan. Yan sa bawsi. And yung hindi nagbibigay ng support, lalo na may anak kayo, hindi nagbibigay ng support, tapos pinagbawal ang babae na magtrabaho para yung babae na yan very dependent sa lalaki. Economic abuse ang tawag doon. Nako, babala yan sa ating mga partner na nanonood ngayong umaga. Partner, ito, meron tayong mga tanong. Si Aline Bravo, good morning po, Kuya Mark. Ask ko lang po kung pwede ba ako magkabol sa asawa kung Koreano. Aba, anyong pala to? Since nung kinasal po kami dito sa Pilipinas, 1 week po, pagkatapos ng kasal namin, bumalik po siya ng Korea. Tapos simula po noon, aba, hindi na po siya bumalik at hindi ko na rin po makontak. Ano po ang pwede kong ikaso sa kanya? 2005 po kami kinasal. May habol ba ba ako sa kanya? Maraming salamat, Kuya Mark. Yes, may habol. Kasi first, you are a legal wife. May kasal kayo. So, ibig sabihin, may romantic and sexual relationship kayo. So, anong gagawin natin kung wala siya? So, first, pwede mo siyang idemanda ng bawsi, emotional abuse, psychological abuse. But kailangan may proof na nasaktan yung damdamin mo. Hindi pwede mag-file ka lang ng psychological abuse, emotional abuse kasi asawa ka. Hindi. Hindi lahat ng asawa nasaktan. Kailangan may proof ka na nasaktan yung damdamin mo kasi iniwan ka, ina-abandon ka ng lalaki. Psychological abuse, emotional abuse. Tapos kung may anak pa kayo, economic abuse. Or sa tingin mo na you want to move on with your life, gusto ko mag-asawa ulit ng isang Pilipino na, hindi na ng Koreano, you can file annulment of marriage. But yung annulment of marriage, MJ, it should be the last option. Kung may pag-asa pa na magkabalikan kayo, magkabalikan kayo. Eh, paano nga, Kuya Mark, kung forever nang di babalik ng Pilipinas si Koreano? Kung hindi na, for example, wala na talagang pag-asang bumalik yun. So, may nakita ka, alam naman maghintay ka hanggang katapusan. Correct.
So, what will you do? Mag-file ka ng annulment para at least pangasawa ka ng pangalawa. Hindi pwede na may asawa kang una, hindi pa annul yung kasal mo, hindi pa divorce yung kasal mo, may iba ka na naman. Baka mabalikan ka, madimanda ka ng adultery, or yung tinatawag sa Tagalog na pangangaliwa. Hindi ba siya pwedeng ideklarang tsugi na yung si Koreano? Kasi wala na eh, hindi na babalik eh. Pwede ka mag-file ng petition o presumptive death. Mm. Kung wala na yung Koreano mga ilang taon na, hindi na pakita sa'yo. So, pwede mo siyang i-presume dead. But yung presumption of dead kasi na pwede ka magpakasal ulit, last option yan. Mm. Kailangan mong mag-exert ng effort. Mag-exert ka ng effort na hanapin yung asawa mo. Hindi pwede na nawala ng 5 taon, patay na yung asawa mo, hindi ganun. Kailangan may exertion of effort, hinanap mo doon, pumunta ka sa Korea, pinapabis mo na hinanap yung asawa mong nawala. Tapos, kung wala talaga, hindi na pakita, doon ka pala mag-file ng petition sa court. You file a petition sa court to declare your husband as presumed dead. Pag ang court nag-issue ng order na presumed dead na, pwede ka nang magpakasal ulit. Kapuyaan na eh. Oo, oh, yun yan. Pagod ang proseso. Anyway, Kuya Mark, may tanong din si Evelyn Corpus. Asawa ko may kawit, binahay pa niya sa bahay mismo namin. Tanong ko, may kaso ba ako kapag nasaktan ko ang babae doon? Aba, sakitan pala to Kuya Mark sa pamamahay namin. May anak pa sila, 5 months old, na habang nandito ako sa abroad. Anong mo dyan, Kuya Mark? Ang kabit, ang kalatsutsi, ang tawag ba doon pa? Paramour or concubine. Pag lalaki, ang kabit ng lalaki is concubine ang tawag. Hindi ibig sabihin kasi kabit siya, pwede mo na siyang saktan. Babae pa rin siya. Tao pa rin siya. Kailangan mo pa rin siya bibigyan ng respeto. Okay? Hindi mo pwede na dahil kabit siya ng asawa mo, saktan mo siya. Yes, may mitigating circumstance kasi nasaktan ka, yung damdamin mo, nagselos ka, gusto mo sabunutan yung kabit ng asawa mo, pwede ganun. Pwede. But hindi ibig sabihin na karapatan mo yan. Wala kang karapatan na saktan isang tao. But ang batas, umintindi sa'yo. Aba, dahil umintindi ang batas, may liability ka pa rin, but mitigating ang liability mo. Kasi baka nagdilim lang yung utak mo, yung paningin mo, nasaktan mo yung kabit ng asawa mo. But hindi ibig sabihin na wala na may karapatan ka ng saktan ang kabit ng asawa mo. Aba, si Jen naman, Kuya Mark, hello po, good day. Husband ko po, Canadian, almost 4 years na kaming kasal sa Pilipinas. Sa Pinas po kami kinasal kasi ayaw niya na sa Canada kami tumira. Now, wala po siya support sa akin. Wala naman kaming anak. May apartment kami sa Pasig sa akin, nakapangalan, pero wala po akong nakukuha sa bahay kahit piso. Alcoholic po kasi siya. Madalas kami nag-aaway pero I gave him the privilege to live in the Philippines. Nagpatayo din po siya ng house sa kalapit na bahay ng lolo ko after marriage. Tumira kami doon after a year but hindi na po ako nakatira doon. Every time umuwi ako, Kuya Mark, doon tinataboy niya ako. Pinapalayas niya po ako. Pinatatanggal din niya lahat ng gamit ko sa house namin. Nang bababae din siya ng mas bata sa kanya. Nakapost pa sa FB niya yung picture ng babae at wala siyang pakialam kung makikita o makikita ng mga nakakakilala sa kanya. Ngayon, ask ko po, sana if my rights ba ako sa mga ari-arian niya? Yes. Ang properties, kung nag-asawa kayo sa Pilipinas, dito sa Pilipinas, Pilipina ka, kahit foreigner yan, bumili ka ng mga properties dito, those properties are considered conjugal properties. Lalo na yung mga properties na nandito sa Pilipinas, conjugal yan. So, ano yung pwede mo ipasa sa asawa mo? Asawa mo yan, so for example, hindi nagbibigay ng support, economic abuse yan. Pinalayas ka. Actually, yung paglayas, ang asawa kasi, hindi mo pwedeng palayasin yan sa bahay ninyo mag-asawa. Because one of the effect of marriage is cohabitation. Hindi mo pwedeng i-demand ang asawa mo ng trespassing. Kasi one of the effect of marriage is you have the right to stay in the conjugal dwelling or you have the right to stay in the house of your husband or your wife. So in that case, kung pinalayas o ano bang ginagawa ng asawa mo, pwede mo siya i-demanda. For example, may physical na paglayas sa'yo, physical abuse. Pinapahiya ka, economic abuse, harassment, psychological abuse. So daming mga kaso pwede i-file sa Canadian asawa mo na yan. Aba, so walang takas kay Mark. Yes, yes. Siyempre, sa ating po mga kababayan na nakatutok ngayon, meron po tayong text line at call line. Meron din po tayong Zoom link sa mga nanonood po sa ating social media accounts. Isang pindot nyo lang po doon, isang click. Abay, makakapag-join po kayo sa ating talakayan at syempre makakapagtanong po kayo ng live sa ating programa kay Kuya Mark Tolentino. Ngayon, sa ating paksa ngayong umaga, Kuya Mark, marami po ang nagnais
na magkaroon ng partner habang buhay. Pero dapat alam nila, Kuya Mark, yung kanilang papasuking responsibilidad. Marriage law. Ano nga ba ito, Kuya Mark? Dami nagpapakasal, MJ, but hindi nila alam ano yung kasal. Akala nila yung kasal, kasal-kasalan lang. Magsasama kayo, tapos bukas, hiwalay na. Hindi. Kailangan natin explain isa-isa ano ba yung ibig sabihin ng kasal in accordance with the Philippine law. Aha. Yun yan eh. So marriage, sabi mo tasa, marriage is a special contract. Hindi yan ordinary contract. It is a special contract of permanent union. Permanent union, ibig sabihin, lifetime commitment. Hindi siya ordinary contract, special contract siya. Ang ordinary contract, like for example, umupa ka ng bahay, magbayad kayo ng 5,000 isang buwan, tapos pag-usapan niyo dyan kung paano bayaran yung paano mag-develop yung bahay na yan, yun ang ordinary contract. But ang marriage is a special contract of permanent union. May word ginamit ng batas. Between man and a woman. Hindi or. Oy. Man and a woman. Ibig sabihin, pag babae, babae, bawal yan sa batas ng Pilipinas. Lalaki, lalaki, bawal yan sa batas ng Pilipinas. Or babae, lalaki, babae, yung tatlo, nagpakasal, bawal yan sa Pilipinas. Kasi sabi ng batas, between. Ibig sabihin between, dalawa lang. Dalawa lang kayo. May husband, may wife. Kasi may nabasa ako sa internet na narinig ko, nakita ko, tatlo, nagpakasal. Hindi pwede yan kasi ang word na ginamit ng batas, between. We say between, dalawa lang. Between man and a woman, hindi or. Ibig sabihin, isang babae at isang lalaki. Ibig sabihin, yung mga transsexual or mga LGBT, Q, hindi yan ni-recognize sa batas ng Pilipinas as of today. Maybe there's a future law next time, but in accordance with the present law of the Philippines, wala yan. Sabi na batas, ha? Permanent union between man and a woman. Ang purpose is for the establishment of conjugal and family life. Sabi pa na batas, ha? Marriage, yung epekto ng marriage, yung nature ng marriage, yung effect ng marriage is governed by law, not subject to stipulation. Ano mag sabihin nun? Hindi pwede magkasundo ang mag-asawa na, hoy, hanggang 5 years lang tayo, magpirmahan tayo ng kontrata. Hanggang 5 years lang, after 5 years, huwalay na tayo. Bawal yan. Kasi sabi ng batas, lahat po ng nature, elements, impact, or effect of marriage should be governed by law. Hindi pwedeng pag-usapan lang yan ng mag-asawa. Mm-hmm. Governed by law, hindi pwedeng mag-usap tayo, ha? Bawal tayo magsipin. Bawal tayo magkaanak, ha? Kailangan magpirmahan tayo ng kontrata. Ipa-approve natin sa kapitan ng barangay. Hindi pwedeng ganun. Kasi, word na ginamit na batas, effect, elements, or impact of marriage, nature of marriage shall be governed by law, not stipulation of the parties, but may exception. Mm. Ang pwedeng magkasundo ang mag-asawa, isa lang. Ano yan? Prenuptial agreement. Pwedeng magkasundo sila with respect to property relationship. Yun lang ang exception ng batas. Oh, parang ano pala yun, Kuya Mark, parang sa lawmaking, na yung mga, may mga batas kasi na may sunset provision. Yeah, yes, parang after 5 years, wala nang bisa. Walang ganun sa kasal. Walang ganun sa kasal. Like for example, contract. Upahan mo yung isang condominium, ha? Hanggang 2 years contract lang, ha? O may post-dated check. Hanggang 2 years lang, ha? After 2 years, lumayas ka na sa condominium ko. Walang ganun sa kasal. Hanggang 5 years lang tayo, ha? After 5 years, hiwalay na tayo. O magpirmahan tayo ng kontrata. Bawal yan kasi word na ginamit ng batas. Special contract of permanent union. Nature, effects, consequence of marriage shall be governed by law. Hindi pwedeng agreement ng parties. Ang agreement lang ng pwede na mag-asawa is only limited to one, and that is prenuptial agreement. Kaya dapat po, bago pumasok dyan, dapat sureball kung sino ang partner mo. Sureball dapat, MJ, kasi word na ginamit matas, permanent union. Kasi permanent union, lifetime commitment. Forever. Ang problema, word na ginamit ng batas, lifetime commitment. May iba kasi dyan, sinama ang kasal as ang kapag-ibig. Or hinalo or sinama. Iba ang kasal, iba ang pag-ibig. Hindi yan kasama. Mas maganda magkasama, but not necessarily mean na magkasama. May iba dyan, pinakasalan yung isang babae o isang lalaki kasi mayaman. Oh. But ang pag-ibig, iba ang iniibig niya. May ganon. So ibig sabihin, mas maganda, siya yung pinakasalan mo, siya pang yung minamahal mo. But may minsan, may iba dyan na iba ang minamahal, iba ang pinakasalan. So yun, that's why hindi nagtagal ang kanilang kasal.
But hindi ibig sabihin na hiwalay na sila. Na-expired lang ang pag-ibig, nawala lang ang pag-ibig, bakit hindi ang kasal? Aba, malalim yun, Kuya Mark. Oh, sa mga gusto mong pakasal dyan, ano ba ang dapat requirements, Kuya Mark? Ano ba ang dapat na mga requisitos bago sila magpakasal? Dalawang klase yan, MJ. May tinatawag tayong essential requirement of marriage. May tinatawag din tayong formal requirements of marriage. Dalawa lang yan eh, pag-essential eh. Number one, legal capacity of the spouses or of the parties, legal capacity, who must be male and female. Mandatory, male and female. Legal capacity, ibig sabihin, at least 18. Yun yan. Number two, consent of the parties. Consent, ibig sabihin, freely given yung consent ng parties. Yun ang dalawang requirement of marriage. Okay? Yun ang essential. May mga formal. Eh. For example, authority ng solemnizing officers, kung sino nagkasal sa kanila, authority, may marriage license, and of course, kailangan may marriage ceremony. May edad pala, no? May tawag ito, Kuya Mark, may age requirement. Eh, paano yun? May mga batang babae na kinakasal sa mga mas matanda, 15, 16 years old, pwede ba yun? Null and void ba ang kasal nila? Void yan, kasi void ang ginamit ng batas, at least 18. Mm. Walang problema sa age gap, basta at least 18 yung babae o 18 yung lalaki. Walang problema kung si babae 18, sa lalaki 50. Walang problema yan kasi wala namang edad sa pag-ibig. Ang problema dyan, requirement na comply ba nila ang batas. Ang sabi ng batas, legal capacity of the contracting parties who must be male and female. Number two, kailangan consent. Hindi pwede napilitan lang, kailangan yung consent. Paano kung nilasing mo yung lalaki para pumunta sa simbahan, nagpakasal, lasing. Hindi niya alam anong sinasabi niya. Yes, 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 yeah. Hindi naman naintindihan. Void yun. Why? Bakit void? Kasi there was no consent. Consent is mandatory. Who must be freely given? Hindi pwede na napilitan lang. Okay. Then, authority of the solemnizing officer and yung marriage license at kailangan may tinatawag na marriage ceremony. Ayan, approved. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.